there's a lot of folks asking me if ano nga ba ang ginagamit kong paligid ng acrylic at kung saan ko ito nabibili. Kaya dito sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang ginagamit kong paligid sa acrylic at kung saan ko ito nabibili. So, let's go! Disclaimer lang guys, itong video na ito is not sponsored by any. Kung ano man ang sasabihin ko dito sa video na ito, it means yun mismo ang ginagamit ko pandikit ng acrylic. Nung bago pa lang ako sa paggawa ng mga acrylic, ang una kong ginamit ay super glues. Super glue ay very accessible. Madali lang itong hanapin sa mga hardware stores, retail stores, or kahit sa sari-sari store, meron na yan. Mura lang siya, accessible, madali lang siyang hanapin. Ang downside lang nito is sobrang makalat. Hindi ko siya recommended pag gagamitin niya sa acrylic. Yes, it gets the job done na pagdidikit niya yung acrylic. However, napakaraming white stains na hindi nyo rin magugustuhan sa final product nyo. Moving forward, sinubukan ko naman ang cyanoacrylic glue. Itong cyanoacrylic glue na ito ay same as super glues. Ang advantage lang nito is mas marami siyang laman. Around 200 or less than 200 pesos lang ang price niya. Nabibili ito sa mga acrylic store. So, kung saan ka bumili ng acrylic, for sure meron din do cyanoacrylic glue. Itong cyanoacrylic glue na ito is hindi ko rin maire-recommend sa inyo kasi parang parehas lang din siya ng super glue, which is sobrang makalat, napakadaming white stains sa finished product mo na hindi mo magugustuhan. Moving forward ulit, dito na ako gumamit ng chloroform. Itong chloroform na ito is medyo kakaiba sa mga pandikit na diniscuss ko kanina. Itong pandikit kasi na ito, imbes na pagdikitin niya lang yung dalawang acrylic, ang ginagawa niya is tinutunaw niya yung surfaces. Kung saan man mapatak yung chloroform, tutunawin niya yung surface ng acrylic na yon, and then kapag nag-solidify na yung natunaw na surface ng acrylic na yon, syempre, nagiging isa na lang yung kaninang dalawang acrylic. Kaya mas maganda yung dikit niya. One thing that you should know about kapag gagamit ka ng chloroform is kakailanganin mo rin ng isang glass syringe. Itong glass syringe na ito is pabibili mo lang din kung saan ka bumili ng chloroform. Itong glass syringe na ito is makakatulong sa'yo para mas maging accurate yung paglalagay mo ng pandikit sa didikitan mong acrylic kasi hindi mo po pwedeng ibuhos yung bote ng chloroform doon. Regarding naman sa finished product na magagawa mo, kapag chloroform ang ginamit mong pandikit sa acrylic is mas malinis siya kaysa sa mga previous na pandikit na diniscuss ko kanina. Like yung mga super glue saka cyanoacrylic glue. Few to none yung mga white stains niya. Pero hindi mo maiiwasan kasi talaga ang white stains kung may papatak mo kung saan parte yung pandikit na yon kasi tinutunaw nga niya yung acrylic. Pero kung sa edges mo lang naman ilalagay, parang halos wala ang white stains na makikita. Ito kasi mga white stains na to, kaya ako sinasama sa video is something na hindi nyo magugustuhan sa product nyo kasi ito yung magpapapangit sa product nyo at hindi to madadala sa kapag hinugasan mo ng tubig or lagyan mo ng alcohol, thinner, hindi mo matatanggal yan. Nandiyan na yun sa product mo, hindi mo na matatanggal yan. Kaya as much as possible, kapag gagawa ka ng acrylic, gagamit ka ng pandikit, dapat makip mo few to none ang white stains dapat sa project na binubuo mo para hindi naman pangit tingnan yung output niya. Ito yung mga dapat yung tandaan kapag gagamit kayo ng chloroform. Unang-una, hindi mo ito po pwedeng i-transfer sa plastic bottles. Kung saan mo ito nabili, doon mo na lang ilagay. Huwag mo nang palaking ilipat pa. Itong chloroform kasi na ito, tinutunaw nga niya yung acrylic. Kaya kung itatransfer mo naman sa plastic na bottle, tutunawin lang din niya yon. Pangalawa, kailangan laging selyado. Itong chloroform kasi na ito is mabilis mag-evaporate. Kapag hindi selyado yung lagayan mo, baka bukas pag balik mo, pag tingin mo sa chloroform mo, ubus na, natuyo na, ba sayang naman. Pangatlo, itong chloroform na to is really harmful sa human skin. Hindi mo siya basta mapapansin kapag napatak siya sa kamay mo kasi ang pakiramdam niya is sobrang lamig. Pero kapag napatak siya sa hita mo, ako nagsasabi sa iyo, umumula yan saka sobrang hapde. Pangapat, kapag gumagawa tayo ng project tapos ginamit natin yung chloroform as pandikit sa acrylic natin, hindi naman kasi talaga natin maiiwasan na maamoy ito. Pero as much as possible, huwag niyong amoy ng paganito kasi itong chloroform na to is hindi lang harmful sa human skin. Upon my research, parang ito ata ang ginagamit ng mga kidnappers para, ayun, pampatulog. Nilalagay nila sa bimpo nila, tapos ginagano'n. Oh, ayun. Correct me if I'm wrong na lang. Comment nyo sa comment section. Pero base sa research ko, ayun, ito yung ginagamit. Mga ganong klaseng hindi magagandang bagay. Ang bili ko naman dito sa chloroform, isang puno na ganitong bote is less than 200 pesos. Nagtatagal siya sa akin, 1 to 2 years. Pero depende pa rin yun kung gaano ko kasi kalakas gumamit ng pandikit ng acrylic. Pero sa akin, siguro mga moderate user lang ako. Hindi ako ah. Moderate lang ako gumamit
pandikit sa acrylic yan. Nilinaw ko na. At dahil nga delikado itong chloroform, medyo mahirap kang makahanap ng mga supplier nito. Hindi ka basta-basta makakita ng tindahan na nagbebenta ng chloroform kasi bago sila makapagbenta, kailanganin muna nila ng lisensya para makapagbenta ng chloroform. Ganon ka-strict yung government pagdating sa ganitong chemical. Actually, nung first time ko itong nabili, nabili ko to sa Valenzuela City, Malinta. Merong tindahan doon ng acrylic. Ang pangalan ng tindahan is Gems Acrylic. Nung first time kong binili itong chloroform, tinest ko siya. Ang ganda ng output ng mga gawa ko. Hindi na ako nagkakaroon ng white stains. Parang nakita ko ni forever ko in terms of pandikit ng acrylic. However, ayun, dumating talaga sa point na di na sila nag-renew ng license. Tapos pinaubos lang nila yung stocks. Yung last stocks is hindi ko rin naabutan. Nalaman ko na lang na hindi na sila nag-renew ng license saka hindi na sila nagbebenta nun nung naubusan din ako ng chloroform. Dahil wala silang stocks, meron naman silang in-offer sa akin. Ang tawag dito is acrylic cement. Yun din yung nakikita ko sa internet. Kasong problema naman kasi sa acrylic cement, ang isang lata ata na ganito kalit is nasa 1,000 pesos. Parang ganun something. Nandun na ron yung pressure niya, which is nasanay na ako mura lang yung chloroform tapos nagtatagal sa akin ng 1 to 2 years tapos gagasa ako ng 1,000. Mas konti pa sa binibili kong chloroform. Kaya hindi ko pinatulan. Pero dahil nga wala ng chloroform, wala ng ano, hindi ko na alam saan ako bibili. Meron naman sa online shops kaso ayoko magtiwala. Nag-move forward ako. Nag-research ako ng mga pandikit na alternative pa sa chloroform. And then upon my research, doon ko natuklasan itong Acrisol. Ayan. Itong Acrisol na ito is nabili ko sa Shopee. Around 600 pesos lang siya. Kung hindi ako nagkakamali na sa 1 liter ito, correct me if I'm wrong. Almost the same lang naman siya sa chloroform. Pero mas matapang yung chloroform syempre. Saka mas mura. Kung ako pa pipiliin, chloroform ako. Kaso, walang chloroform sa binibilan ko. Kaya ito. Pag gumamit ka ng ganitong pandikit, same lang siya. Tinutunaw niya yung surfaces ng acrylic. And then kapag tumigas, nagiging isa na lang sila. Parang wine-welding mo rin yung acrylic. Kakailanganin mo dito ng glass syringe. Tatandaan mo rin na huwag mong ililipat itong chemical na ito sa plastic container. Kailangan lagi lang siyang nasa lata na lagayan. As much as possible, kung nakita mo, binili mo siya, diniliver siya na ganito, huwag mo nang ilipat. Please keep din na yung takit niya is laging selyado para hindi tumatagas kasi mabilis lang din ito mag-evaporate katulad ng chloroform para hindi agad maubos yung pandikit mo. To summarize this video, I highly suggest na kung pipili kayo ng pandikit ng acrylic, piliin niyo yung chloroform. Bakit? Kasi mura lang siya. Pangalawa, maganda yung dikit niya, malinis. In terms of usage, bukod sa mura lang siya, matagal mo siyang gagamitin. In terms of final product, few to none yung white stains niya. Kung magaling kang gumamit. Pero kasi kung bago ka pa lang din, di mo rin kasi maiiwasan yung white stains kapag baguhan ka pa lang and then nagdidikit ka ng acrylic. Pero hindi naman siya ganun kalala compared to gumamit ka ng super glues. Yun nga lang, medyo mahirap hanapin yung chloroform. Kaya second na suggestion ko, kung wala kayong makitang chloroform, is yung Acrisol. Padali lang siyang hanapin sa Shopee. Pero what if meron ka lang one-time project saka meron ka lang konting didikitan. Pwede ko nang mai-suggest sa inyo yung super glue. Ingatan nyo na lang yung pagdidikit na huwag mapatakan yung mga parte ng acrylic na hindi nyo rin gustong malagyan ng pandikit para maiwasan yung white stains. Good yun para sa mga users na may one-time project lang, hindi masyadong nag-acrylic works. Ewan ko kung ganun yung terminologies doon. Basta yun. So yun, maraming salamat sa inyo. Sana nagustuhan nyo itong video na ito. Meron kayong natutunan. Kung meron kayong natutunan, click nyo naman yung thumbs up. Huwag nyo rin kakalimutan mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Share nyo rin sa mga kaibigan nyo para may mga mapulot din silang kaalaman. Malay mo, makatulong din itong video na ito sa kanila. Naghahanap din pala sila ng mga pandikit ng acrylic. Ayun, next vlog, paano pagdikitin yung acrylic?